everyone, this is Beamer Martin. Gusto niyo po ba malaman kung paano ko nakuha yung SIM ko? Paano ako naka-verified sa TikTok account ko? So, ang video ito ay para sa iyo dahil alam ko po na naghahanap ka din ng solusyon kung paano ma-solve yung TikTok verification mo or anong mga social media account mo na gusto mo i-verified dahil nawala yung SIM mo. So, ito yung content na ito ay pwede sa'yo. So, kung bago ka lang, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated ka sa next video natin. Gusto mo po bang malaman? Gusto mo bang masolusyonan yung problema mo na nawala yung SIM mo? You lost your SIM, ninakaw yung cellphone mo, pati SIM, syempre madadala yun. And then also, nasira ba yung SIM mo, paano mo ba ma-recover? So ang video ito ay pwede sa'yo. Yes, I have a problem on my TikTok. So yung TikTok kasi is na problema talaga ako gawin ko. So ang likot-likot na ng ano ko guys, nilikot ko yung mga email, mga settings sa TikTok ko kasi I forgot or I lost pala the old number from my TikTok. Dahil ang TikTok kasi guys is kailangan nila ng verification from your old number kung ano yung number na nakalink doon. Ang problema kasi is nawala yung SIM ko. And then siguro mga ewan ko kailan nawala yung SIM ko. So, diba pag TikTok affiliate ka, kailangan mo yung TikTok kailangan mo yung, for example, TikTok affiliate ka sa TikTok. So, syempre, may withdraw, may commission ka. So, the problem is, hindi ka makaka-proceed to the next way or to the next process para makaka-withdraw ka is kailangan mo yung SIM. So, the problem guys is nawala yung SIM ko. So, sobrang, hindi ako komportable guys kasi kailangan ko talaga yung SIM ko. So, na problema talaga ako guys kung ano yung gagawin ko. And then, yung TikTok ko po is only phone lang guys ang pwede i-verify para makasend ng verification code. So, ang yung iba kasi guys sa TikTok, yung ibang problema nila is ganun din sa akin. May problema sila sa SIM at hindi sila may problema sila sa number for email verification or number verification code. Yes. Hindi sila maka-withdraw dahil din sa ganun. So, the problem is guys, so, syempre ako, parang kinabahan ako kasi may commission ako sa TikTok. And then, ang ginawa ko lang guys, at actually po, pumunta talaga ako sa Globe Telecom. Kasi nakita ko sa TikTok, ang dami na na problema dahil doon, hindi daw sila maka-withdraw. Dahil sa kanilang, hindi daw sila maka-withdraw sa alang commission sa TikTok affiliate nila. So, ang ginawa ko po guys, is nag-try ako. Kasi wala na talagang option, nag-chat ako sa TikTok customer service, hindi sila nagre-reply, paulit-ulit na lang yung sinasabi nila sa akin na ganito, ganyan. Oh, okay. So, wala na talagang way guys. So, nag-upgrade ako ng TikTok ko, wala pa rin nangyari guys. So, ang ginawa ko talaga is pumunta ako sa Globe Telecom. But, bago ka pakapunta ng Globe Telecom, is you need to appointment, yes. Kailangan magpa-appointment ahead of time. For example, bukas, pangalawang araw, kailangan pa magpa-appoint. So, ang ginawa ko is nagpapa-appoint ako by Monday. So, ngayon, for example, ngayon nagpapa-appointment ako sa Monday. So, noong October 18, is pumunta po ako doon sa, pumunta po ako doon sa Globe Telecom or TM SIM lang yan sila guys. Globe. Yes, pumunta ka sa Globe. Pero, pag magpa-appointment ka kasi, nandun na kasi yon kung saan ka pupunta, saan mas malapit. So, ilalagay ko yung Globe dito guys. Mag-search lang kayo sa Google yung Globe appointment. Yes, lalabas yan siya. Ito guys. Lalabas siya guys. So, sobrang hindi ako komportable kasi kailangan ko talaga kailangan talaga yung SIM ko. So, wala na akong way is magpapaduplicate dahil natatakot din ako guys. Yung SIM ko, baka hindi na nila maduplicate dahil ba expired na kasi 2018 na yun. So, akalain mo 2018, kailangan pa ma-recover yung phone number ko. So, pumunta ako din sa Globe. So, but kailangan mo talaga
magdala ng affidavit of loss. So kailangan mong magdala ng affidavit of loss para malaman nila na ikaw ay may-ari, ikaw ang may-ari ng SIM na nawala. So after kung nagpapa-affidavit of loss, guys, is ano, magbayad ka, 'di ba? Syempre magbabayad ka. Nagbabayad lang ako ng 350, guys. At saka nagpapanotaryo din ako. Yung notaryo, guys, is 150 lang po siya. Pumunta kayo sa mga law firm like that, sa mga notaryo public, ganun. Notaryo public po. So, ayun, after ko pong nagkuha ng mga requirements ko para pumunta ng Globe Telecom. For example, ngayon nagkuha ko din pagkabukas, yun na yung appointment ko. And then, guys, I have a technique po na hindi po pwede, huwag yung ilagay sa ano nyo, dun sa affidavit of loss na nawala na yung SIM nyo na matagal na or matagal na taon. Dapat sabihin nyo lang na nakaraang araw, ganun lang, guys, para ma-update, para mas ano yung mag-interview sa'yo, mag-aasi sa'yo dun yung customer service nila or customer service representative. So after that, guys, inagdala ako ng affidavit and then bring two valid IDs. Kailangan kasi yung two valid IDs para makaproceed ka. And then after ko dun, guys, nagpunta na ako dun. So hindi naman ako kinabahan. Kinabahan mo ako kasi nagtakbo ako ng takbo. Kasi 10 p.m. yun, 10 a.m. yun yung appointment ko. So may nakalagay dun, kapag lapas ka na ng 10 a.m. and 10 minutes is automatic, hindi na sila mag-a-assist sa'yo for the next day na naman. So yun, nagtakbo ako, guys, papunta ng Globe Telecom. At saka dun ako sa SM, sa mga mall, guys. Malapit dun, pwede kayo sa mga malls para mas sigur, mas sigurado. So yun yung ginawa ko, guys. And then after that is nakaupo na ako dun, nag-upo na ako. So tinanong ako ng customer service representative nila kung ano yung problema ko. So I say sinabi ko din, guys, na ano, sir, ganito, nawala yung ano ko last day, ganun lang. Pero nawala na yung matagal na, guys, siguro mga ano na, isang taon na yata nawala yung SIM ko, dahil hindi ko alam kung bakit nawala yun. Siguro nasa bag ko or nasa pocket ko, ganun ba, or na ano ba, hindi ko alam talaga, guys. So yun yung ginagawa ko. And then after that, nag-interview sila sa akin. Sir, kailangan ko yung ano nyo, may GCash mo ba dito? Ay, may, ano ba kayo ng GCash kapag nagpapalood kayo? Ganun yung mga tanong nila, guys. And then also, sinabi ko is, sir, hindi po ako nagumagamit ng GCash. Ano lang po, yung nagpapalood lang po ako sa mga tindahan, sa mga store po na malapit sa amin. And then yun, guys, sinasabi lang, ang daming tanong, guys. So, mas maganda ko may mga backup ka na sa'yo talaga yung phone number mo, yung SIM, like naka-backup sa Google account mo, sa cellphone, sa mga TikTok account. So, mas maganda yun, guys. Kasi kapag meron ka nun, so automatic, magpapaprocess yun sila. So, naghintay ako, guys. So, natatakot ako or kinakabahan naman ako. Baka hindi maligwa ko yung ano ko patay, hindi ko makuha yung commission ko. Kunti lang naman yung commission ko, guys. Maliit lang naman yun. Pero at least ba, yung, you know, yung TikTok natin, malaki naman yung followers ko. Syempre, at least magagamit natin. Kasi naman gagawa ito ng bagong account. So, useless. Ang hirap makahanap ng, makakuha ng 1K followers sa TikTok. Actually, akalain nyo yun. So, yun yung ginagawa ko, guys. Is, after siguro mga 5 minutes, is unprocessed na talaga yung ano ko, guys. Yung SIM duplicate ko. So, dinuplicate na nila, guys. So, na may bayad. 200 yung bayad, guys. So, nagbayad ako ng 200. Yung 200, guys, sa tingin ko is load yun. Kasi nabibigay din sila sa akin ng 200 load na parang card. Nagbigay yan sila sa akin. So, after dun, guys, is mga ano lang, minutes lang, bibigay na nila sa'yo kapag natapos na nila yung mga kailangan mong permahan, ganun. So, you need to present to valid ID, guys. So, ayun, guys, sobrang happy ko talaga, guys, na nakuha ko yung SIM ko. So, walang pag-aalinlangan, guys, is pumunta ka agad ako sa TikTok account ko at saka nag-insert ako doon. Iningnan ko kung ano, gumana ba talaga na yung number ko, is yung number na na-duplicate na ngayon, is gumana ba. So, ayun, guys, nag-text ka agad sa aking cellphone na ayun, ito yung code ko sa TikTok. Sa verification code, to change your
number. So hindi ko na na-change guys. Yun na yung ginagamit ko. At saka yung SIM ko, is hindi ko na, at tinago ko na lang. Ay, hindi ko tinago guys. Bali yung CP ko kasi isa lang. At saka yung insert ng SIM niya sa CP ko, isa lang din. So ang ginagamit ko, tinanggal ko yung TNT ko. At saka in-insert ko yung PM ko, na which is yung old number ko sa TikTok. So yun yung ginagamit ko ngayon guys. So sobrang thankful ako kasi ito yung way kung bakit ako ano nagpusigido ulit sa pagti-TikTok ng yung pag ano ng sale ng Prada. So guys, kung gusto niyo po bang gusto niyo makarecover yung account niyo sa TikTok dahil may problema kayo sa verification number or verification code sa inyong na old number kasi nawala. Yun yung the best way guys. Ito yung the best way na pumunta talaga ito kayo sa Globe Telecom or magpa-duplicate na talaga kayo. So, I think hanggang dito lang guys. Kung may hindi ako nasabi guys, comment kayo sa baba. Kasi I will help you. Tutulungan ko po kayo pa kung paano yung ano yung mga process, ano yung gagawin. Kasi ito yung dahilan guys eh, kung ba't hindi ako nakaka-withdraw sa commission. Dahil yung TikTok ano ko, old number is hindi, eh TikTok, link number ko sa TikTok. Kasi kailangan talaga ng verification code. So yun guys, nakakuha na ako ng duplicate number. So yun siya guys, another review na naman or video or content sa next video ko. So hanggang dito lang, don't forget to subscribe, click the notification bell para updated ka sa next video natin. So hanggang dito lang, thank you for watching, bye bye.